upang mapalakas at mapabilis ang pagkilos ng mga tropa sa pang-araw-araw na logistic at mga teknikal na operasyon. Ang sandatahang lakas ay nakakuha ng 2.5 toneladang sasakyan sa ilalim ng mga proyekto ng Horizon 2 Phase. Ang proyekto na ito ay may aprobadong budget na 1.8 bilyong piso para sa 310 mga unit. Sa video na ito, ating tingnan ang kakayahan ng mga truck at kung paano ito makakatulong sa tatlong pangunahing sangay ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Ang 2.5 toneladang truck ay ang Medium Troop Carrier Acquisition Project na magpapalakas sa pangangailangan ng tactical na transportasyon ng sandatahang lakas. Mapapabuti nito ang pangkalahatang kadaliang pagkilos ng lahat ng mga serbisyo. Mapapalitan nito ang mga lumang assets tulad ng mga M-Series na nakuha mula sa Estados Unidos. Noong 2019, inilabas ng Kagawaran ng Pambansang Depensa ang abiso sa nanalong bidder. At ito ay pumabor sa Korea Trade Investment Promotion Agency para sa 310 unit ng Kia Motors. Ang KM250 na 2.5 toneladang 6x6 troop carrier na truck. Ang KM250 na 2.5 toneladang troop carrier na truck. Sa parehong taon, ang kagawaran ng budget ay inilabas ang Special Allotment Release Order para sa proyekto ng Medium Troop Carrier. At 2 pang proyekto, nagkakahalaga ng higit sa 3 bilyong piso. Ang paghahatid ng unang batch na 110 unit ng mga truck ay dumating sa parehong taon. Ipinamahagi ito sa 3 pangunahing sangay ng sandatahang lakas, habang namamahagi din ang ilang mga truck sa iba pang mga unit. Ang natitirang 200 na unit ay nakumpleto at naihatid sa sumunod na taon. Ang mga truck na ito ay mapapalakas ang mga tropa at kilusan ng supply at iba pang mahalagang gawain kabilang ang makataong serbisyo. Ang KM250 multi-purpose truck ay may maayos na bilis sa iba't ibang klase ng lupain. Kaya nitong umakyat sa isang 60% paakyat na kalsada. Nagtatampok ito ng isang sentralisadong dashboard at isang ergonomic na disenyo para sa pinakamainam na mga kondisyon sa pagpapatakbo. Kaya nitong magpreno ng malakas na may kaunting pagsisikap sa pamamagitan ng paggamit ng hangin kaysa hydraulic na teknolohiya. Ito ang pinakamahusay na sasakyan para sa transportasyon ng mabibigat na karga, armas, at tropa. Ito ay may kakayahang magsakay ng 20 armadong tropa at responsable para sa paghila ng 105mm na mga howitzer. Mayroon itong kapasidad na karga hanggang 5,000 kilo. May pangkalahatang haba na 6.8 metro, lapad na 2.5 metro, at taas na 3 metro. Mayroon itong malakas na 6 na silindro na diesel engine at lakas na aabot sa 180 horsepower. Sa pamamagitan ng makina nito, mayroon itong bilis na 95 km per hour. At may saklaw na 600 km
Maaari itong mag-imbak ng hanggang 208 litro ng gasolina. Ang proyekto na ito sa sandatahang lakas ng Pilipinas ay magpapahusay sa kakayahan nito. Upang matupad ang tungkuling mandato, protektahan ang sambayan ng Pilipino mula sa panloob na pagbabanta. Hindi lamang mula sa armadong banta, ngunit para sa misyon, sa panahon ng mga kalamidad. Sa pagdeploy ng mga assets na ito saan man sa bansa, sa paghahatid ng mga panustos o makataong misyon.